Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is April 2. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ito pong isinusulong na pag-amyenda o pagbabago po sa ating constitution dahil kung sinusundan po natin yung issue, ay pumasa na po yung resolution of both houses dun sa version po ng House of Representatives. So tingnan natin kung kakagat din po yung mga senador dito sa resolution of both houses na ito. Kung saan balak pong palitan yung mga ilang economic provisions para daw po mas lumagong ating ekonomiya. And syempre dahil nandito po tayo sa tinatawag na representative democracy, so on principle, dapat nakikinig po yung mga politiko natin, yung mga nasa kongreso po natin, doon po sa hiling o kagustuhan ng mga Pilipino. Ang tanong, gusto ba ng mga Pilipino na magkaroon po ng charter change? Pwedeng ngayon or baka naman kung hindi ngayon sa darating na panahon. E kaso meron pong lumabas sa survey ang Pulse Asia Incorporated, kung saan lumalabas na majority ng mga Pilipino ayaw po sa charter change. Ang tanong, makikinig kaya doon yung ating mga mamabatas. So, kasi anong nakita natin dito, ginawa na ilang mga congressmen, binanatan yung Pulse Asia. Ganoon naman dito sa atin, di ba? Pag hindi tayo agree doon sa resulta ng isang survey, miski reputable yung isang survey firm, isasabihin natin, questionable yung methodology, etc., etc. Pero kung gusto natin yung resulta, aba, okay yan. So, ang tawag po kasi rin, confirmation bias, no? So, pag-usapan natin yung lumabas na survey ng Pulse Asia tungkol po dito sa pagtingin ng maraming Pilipino dito po sa usapin ng charter change. So, ito po yung pag-uusapan natin. I'd like to welcome to our program the President of Pulse Asia Incorporated, si Professor Ronald Holmes. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga nanonood, nakikinig sa'yo. Okay, kumusta ba sir? Alam ko marami nagtatanong na naman dito, no? Maraming hindi natuwa, in particular mga politiko dito sa lumabas na Pulse Asia survey. Kumusta ba? Mukhang yun na yung hinaharap namin sa aming ginagawa. May manatutuwa, may hindi natutuwa. So, par for the course, ika nga. Okay, hindi siya unexpected. Expected lang in short, okay? Sige. Pag-usapan natin ito, no? Unang-una, linawin lang natin. Kasi nung lumabas ng Pulse Asia survey, tama ba 88% ng mga respondents na nagsabi ayaw nila sa charter change, tama ba? Kung pagsasamahin mo, yung nagsasabi na hindi dapat baguhin ngayon at hindi dapat baguhin ngayon at kailanman, 88% yun. Kasi 14% yung nagsasabi na hindi sila sang-ayon na babaguhin ngayon. Pero pwedeng baguhin sa susunod na administrasyon o sa kasalukuyang administrasyon at a lot later time. Yung talagang ayaw, yung nagsasabing, no, the Constitution should not be amended now nor at any other time. Yun yung 74%. So, 3 sa 4 ng Pilipino ang tutol sa pagbabago ng Constitution batay dito sa March 2024 survey. Okay. Tapos yung mga nagsabi na okay kami na palitan yung o amendahan yung constitution, 8% lang nationwide, no? Tama? 8%. 8% lang. Ito yung pinakamababang na itala namin simula noong 2003, Christian. Sa mga survey na kapareho nito na opinion sa pagbabago ng constitution. Okay, linawin din natin, no? Kasi nga may ilang mga kongresista na hindi natutuwa dito sa resulta. Linawin muna natin, okay? Was this a commission survey? Binayaran ba yung Pulse Asia para mag-survey specifically about the charter change issue? Well, hindi, bahagi ito ng ulat ng bayan, no? Yung ulat ng bayan ay sarili naming survey, wala nagko-commission. Itong mga katanungan na inilabas namin ay aming sariling katanungan. At wala nagpondo nito. Ang nagpondo nito ay ang aming organization. Ngayon, bakit kailangan pag-usapan yan, kunwari sa isang survey, yung pagtingin ng mga Pilipino respondents doon sa charter change? Well, kasi, di ba, maririnig lang naman natin ngayon sa balita ay yung pagpapalitan ng posisyon ng mga piling grupo o tinatawag nating elite.
Christian, nasundan mo na itong charter change ng nakaraang administrasyon. Noong mga nakaraang administrasyon, hindi natin nakita yung banggaan sa pagitan ng mataas na kapulungan at na mababang kapulungan, no? Kakaiba ngayon, no? So, mahalaga naman siguro, maliban sa piling grupo o sa elite, ay marinig natin ang, ito yung mission ng aming institusyon, marinig natin yung panalo ng publiko. Maaaring hindi tatanggapin yan ng mga nakaupo, maaaring hindi tayo sumasang-ayon dyan. Pero kinakailangan rin natin malaman ano yung pulso ng publiko, particular sa issue na mahalaga, no? Katulad ng charter change. Mm. So, is this a regular survey that you conduct, yung pagtatanong regarding the Constitution? And gano'ng katagal yun ang ginagawa yan? The first one that we did was, I think, 2003. Siguro nasa, nagsisimula ka pa lang nung Christian sa Inquirer, no? Kasi mukhang bata ka. 2003, I think we've done it almost 20 times since then. We've done the same similar surveys in 2005. I remember a survey we did in 2010. And then 2014 and under the former administration also. Okay. In context, yung 88%. O sige, huwag natin sabihin na 88% kasi din nga sa 88% kasama rin yung ayaw na lang palitan yung constitution ngayon o baguhin. Pero in the future, pwede, okay naman sa kanila, no? So gamitin na natin 3 out of 4 Filipinos don't want the constitution to be amended. Anong konteksto niyan? Bumababa yan, tumaas? Historically? Parang pumunta sa buwan, no? Simula sa lupa, pumunta sa buwan. It's the highest that we've recorded in terms of opposition to charter change. Pinakamataas siya, Christian. Ang pinakamataas na naitala namin ay noong 2018, September. At that time, parang 43% ang hindi gustong baguhin ng konstitusyon noong panahon na yun at kailanman. Itong 74, significant majority ito, no? We have not seen it in the almost 20 surveys that we've conducted since 2003. Ano yung ano naman? Ano yung mga nakikita niyong dahilan kung bakit kasama ba yun sa survey sa mga sinuri niyo? Kung bakit? Well, hindi. Although we noted the events that transpired, that kasi yun ang pagpapaliwanag minsan eh. Although hindi natin pwedeng sabihin na causal yan, no? Ika nga sa wika ng social sciences. Maaari mong i-correlate pero hindi mo alam yung direksyon kung nakakatulong o hindi. Yung mga kaganapan bago ginawa yung survey, particular na sa usapin ng charter change na merong matagal na itong pinag-uusapan simula noong Enero, nagkaroon kang patalastas na naging controversial, nagkakaroon ng bangayan sa pagitan ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan. Nagkakaroon ng rally laban sa charter change, nagsalta ang dating Pangulo tungkol dito, sinabi ng kasalukuyang Pangulo na dapat ito'y ituloy. So, malawakan yung pagtatalakay nito at naging parang sa akin bilang political scientist, it has become a bit more polarized and divisive. Na anong nangyari, disruptive siya, Christian. Ang nangyari. So, maaaring dahil doon sa disruption na yun, ganito naging pananaw ng publiko. Okay. Of course, importante sa mga ganitong usapin, no? Kung ayaw ng mga tao doon sa issue ng charter change, nauunawaan ba na rin charter change, no? So, isa yan sa mga importanteng dapat ilatag natin. So, meron kayo resulta doon sa, ano naman to, no? Self-rating, no? Nabantanong sa kanila. Self-rating ito, no? Ano ba naman in terms of how they understand or how they see the Constitution? Well, lumalabas na kanamay ng Pilipino, 8 sa 10, hindi limitado o halos walang kalaman tungkol sa Constitution. So, yun ang nakita doon sa survey. 1 sa 5 lamang ang nagsasabi na meron silang sapat na kalaman o sufficiente kalaman o malawak ang kanilang kaalaman tungkol sa Constitution. At yun nga, 4 sa 5 ay limitado o walang kaalaman tungkol sa Constitution. Pag tinanong mo sila, no? Yun ang kanilang self-assessment.
yung mas marami bang yung mga nagsabi ba na mas yung meron o mas malawak yung kaalaman nila tungkol sa konstitusyon, mas mataas din ba doon sa grupo na yon yung nagsabi na okay sa charter change or hindi? Mas mataas, pero tandaan natin, Christian, 4% lang yan nagsasabing they have a great amount of knowledge, no? And since it's a small segment of the population, malaki yung margin of error niyan. But nonetheless, if I recall, parang 40% of those who said that they have a great amount of knowledge are in favor of charter change, but the majority are still not in favor of charter change. So what that means is that regardless of whether they self-assess themselves as having great knowledge of the Constitution, the tendency is still to be split on the issue of charter change. Okay. Iba mga politiko, nadinig ko, no? Kine-question nila yung mismong methodology. Pag-usapan natin yung metodolohiya nitong Pulse Asia pagdating dito. Okay? Paano nyo ba kinundak yung survey na ito? Well, pareho ng mga survey namin noong nakaraan, ang sampling method ay multi-stage. Ibig sabihin yan ay randomly pipili ka ng mga lugar sa particular na subdivision ng ating bansa na hinahati namin sa apat. Andiyan ang National Capital Region, ang Kalakang Luzon, ang Visayas at Mindanao. Pagkatapos ay pipili ka ng lungsod o municipalidad randomly. Doon sa lungsod municipalidad may naka-allocate na bilang ng barangay. Pipiliin rin yan randomly. Doon sa barangay ay pipili ka randomly ng starting point. At doon ay meron kaming arang interval kung anong household na pupuntahan mo. Doon sa household ay random rin ang selection ng respondent. Bakit random? Napaliwanag na natin yan. Kasi kung probabilistic yan, ay maaaring masabi mong kinakatawan niya yung kabuuan ng populasyon. So, pangalawa, face-to-face ang interview. Yan ang gold standard ng survey sa ibang bansa, sa buong mundo. Sa ibang bansa, hindi na ginagamit kasi masyado mahal. Pangatlo, ang language na ginagamit sa survey, although ang media release namin ay nasa wikang Ingles, ang wika na ginagamit sa survey ay yung wikang gugustuhin ng respondent. Sa pagbubuo ng questionnaire, ang aming rule ay Filipino ang gagamitin. At pagkatapos ta-translate yan sa Ingles, babak-translate sa Filipino, o ta-translate sa iba pang lingwahe, languages, wika sa ating bansa. So, yun yung metodolohiya. At hindi yan nagbago, no? Over the last, sa Pulse Asia, simula noong 1999. Doon sa mismo magtatanong, kasi marami rin curious dito, no? Doon sa field work, yung mga enumerators yung tawag doon, no? Yung mga nagtatanong mismo sa field. Gaano ba ka-credible yung paraan ng pagtatanong? Tapos kunwari, kinoconsider ba yung paraan ng pagsagot? Well, yung paraan ng pagtatanong, normally bago kami magsimula ng survey ay meron training ng interviewer, ng enumerators. Kung paano nila dapat basahin, itanong yung particular na item doon sa questionnaire. At kung ano dapat nilang gawin kung merong katanungan yung nag-ini-interview nila. So, karamihan ng mga enumerator ay matagal nang ginagawa ang ganitong trabaho. So, kampante kami na reliable naman yung methodology ang ginagamit. Okay. Tapos dito sa issue ng ano, okay, oh. Pasensya na, kinukulit ko kayo sa methodology kasi ganyan talaga pag hindi happy sa resulta, kikwestiyonin yung methodology, no? Okay. Paano finormulate yung question? Okay? Kasi may mga nadinig ko ilang politiko sinasabi, eh bakit nyo kasi parang kinoconflate yung issue? Bakit nyo sinisingit yung mga ganyan tanong dito? Dapat specific lang tungkol dito sa ano, economic provisions. Well, yung pag-formulate ng question, basically, meron kaming, within Pulse Asia, may academic team, no? So, pag sinabi ang academic team, basically, we're professors from two universities, LaSalle at UP. We formulate the questions. A number of these questions date back to 2003, as I said. And in Filipino yan. Ngayon, doon sa, nabanggit sa akin to, no, ng isang nag-interview, kine-question yung sinasabing bias daw, yung survey. Kasi nagpasok kami ng mga item na hindi naman yun ang kanilang tinutukoy.
At maaaring naka-influensya yun sa pananaw ng publiko. Una, Christian, may sequence yung questions. Yung question is basically from general to specific. So, bago namin tanungin kung pabol sila sa papalawak ng termino ng mga nakaupo, ang unang tanong ay kung pabol sila, ang unang tanong actually ay kung may kaalaman sila tungkol sa mga panukalang pagbabago ng konstitusyon. Yan yung unang question. Pangalawa ay, ano ang sa kanilang pananaw, ang kaalaman nila sa konstitusyon? At pangatlo, sa pangkalahatan, pabol ba silang baguhin ng konstitusyon ngayon? So yung mga particular questions come only after those three general questions. So hindi niya na-reframe yung mindset nung ini-interview. Kasi it's from general to specific. So malalaman mo muna kung pabol siya o hindi bago mo siya tanungin doon sa mga particular na usapin tungkol sa konstitusyon. Katulad ng dapat mo bang payagan ang mga dayuhan na magmay-ari ng mga paaralan o pamantasan sa ating bansa. Those are the more specific questions. Usually, gano'n ba kahaba yung, ano, yung tanungan na yan sa fieldwork niyo po? Well, it can range from about 90 minutes to on average, and anywhere between 60 to 90 minutes. Okay, so very ano, very tawag dito, extensive. Kumbaga masinsin yung nandiyan. Oo, medyo malawakan doon sa tanong bakit tinatanong namin, doon sa question bakit tinatanong namin yung mga ibang usapin tungkol sa pagbabago na konstitusyon na hindi naman kasama doon sa deliberation ngayon. Kasi nga, gusto mo na rin malaman kung anong position ng mga tao tungkol sa pagbabago, let's say, nung shift from a unitary to a federal system. Dito, Christian, makikita mo, nagbago yung pananaw ng publiko. Hindi na sila ganun kapabor. Dati hati sila dito, ngayon ay mas hindi sila pabor sa pagbabago mula sa unitary papuntang federal system. Isip ko dyan, di naman kaya, dalawang possibilities at least, no? Pwedeng akala, naisip ng mga tao, mas namulat sila dahil mas naintindihan yung issue. That's one possibility. And number two naman, baka naman na-demonize din yung issue ng charter change. Diba? Well, that yun ang possibility. And I agree with you, it cannot be ruled out. Kasi iba eh. Iba yung level ng bangayan sa pagitan ng mga pabor at hindi pabor na nakaupo o hindi nakaupo sa pamahalaan o dati nasa pamahalaan. May nagtanong dito, no? Who funded Pulse Asia or other survey firms like Okta Research? Sinagot na po kanina yan, no? So kayo mismo nagbayad Pulse Asia dito sa survey na to in particular, no? Yep. Okay. Curious pala ako, meron bang subscriber na kongresista doon sa mga nagsusulong ng RBH? Meron ba subscriber dito sa specific survey na ito? Eh, hindi ko pwede sagutin. Well, pwede ko lang sabihin ay wala siguro. Bawal nga pala. No? kasi normally, ang mga nagsusubscribe naman ay mga grupo iba't iba. Maaaring may kinakatawan silang nakaupo. Pero hindi siya nakaka-influensya sa anumang katanungan na aming ginagamit sa survey. Kahit sila yung nagsusubscribe o kahit sila yung nagsasabi na meron kaming gusto itanong. Kami ang pinal na nagde-desisyon kung anong dapat na pagkakalatag na katanungan. At kami na rin mananagot kung mali yung aming pagtatanong. So kunwari ako, subscriber ako, meron kayong ulat sa bayan, pwede ako magpa-rider question dyan, di ba? Okay, so babayaran ko yung specific question na gusto ko isabay doon sa gagawin yung survey na regular naman. Pero wala akong control doon sa formulation ng question. And especially sa resulta. At kung hindi tayo magkasundo doon sa formulation ng question, hindi namin papatakbuhin yung question, hindi ka na yung magiging subscriber, Christian. Okay. Example lang po yan ha, sa mga nanonood. Ha. Hypothetical na pinag-usapan natin. Baka akala nyo, gagastos ako para alamin. No? So kunwari, pwede ba ako magpa-rider sa, ano, sa Pulse Asia? Bakit nyo ba pinag-tsatsagaan itong panonood sa Fox First? kasi ang una rito facts muna eh, di ba? Less of false information. Although mahal yung ganyan tanong, di ba? Dahil open-ended, tama ba?
Mas mahal yan. Normally, pag tinignan mo yan, 1,200 respondents verbatim, ininet mo yan o ikakategorize yung 1,200 respondents. So, mas mahirap yan i-process. Basically, qualitative na yan eh. Hindi lang crunching the numbers eh. Titignan mo ang bawat kasagutan. Pero dito ba, ano ba yung dapat pagtingin sa mga survey? No? Madalas kasi nating madinig, snapshot yan ng ano, ng pagtingin ng mga tao sa isang specific point in time. Pero dito, ano ba talaga yung pinaka-purpose or use ng mga surveys sa gato? In particular, let's say in the context of the charter change issue. Well, sa akin ang mahalaga dito, Christian, ang napapakita nitong survey, lalong-lalo na yung extent of knowledge, hindi mo maaaring itaguyod o itulak tong pagbabago ng konstitusyon sa isang sambayanan na malamang ay hindi masyadong naiintindihan yung usapin. Meron kang isang pag-aaral sa larangan ng political science eh, nagsasabi na sa pinag-aralan nila yung mga constitutional formulation processes sa buong mundo, yung konstitusyon na mas matibay ay yung konstitusyon na nabuo na nagsimula sa pagtatalakay kasama ang publiko. Hindi yung pagtatalakay lang na mga nakaupo. Ibig sabihin, ang sa wikang Ingles, yung buy-in should start at the beginning, should be present at the beginning. Hindi mo pwedeng plebisito lang. Kasi yung plebisito, Christian, alam naman natin to, kahit ang eleksyon, no? Maaring ma-influensyahan yan ng iba't ibang pwersa. Di ba? Maaring may pananakot, maaring may insentibo. So kahit na hindi nila gugustuhin, maaring ang boto nila ay, hindi natin sinasabing ganun na mangyari sa pangkalatan, pero mas mahalaga na kung bubuo tayo ng magbabago tayo ng konstitusyon, ay yung deliberasyon ay magsisimula mismo sa involving the public. Oh, hindi yung sinusubulan sa kanila. Kumbaga hindi pwede yung argument na halal naman kami ng mga tao, kami po yung representatives nila, pinagkatiwalaan na po kami to decide for themselves. Hindi ubraing ganun. Oh, hindi sufisyente 'yon. Yung sinasabi nila sa pag-aaral na maraming konstitusyon sa buong mundo, kung ano yung konstitusyon na talagang nagtataguyod ng demokrasya at kaunlaran, doon sa pag-aaral na 'yon, natukoy na ang konstitusyon na nagtataguyod ng tunay na matibay na demokrasya at kaunlaran ay yung konstitusyon na binuo sa pamamagitan ng malawakang pagtatalakay na kasama ang mga mamamayan. Ito, may mga bumabanat na naman sa Pulse Asia as usual, no? Although, minsan kasi, ito yung problema ko, professor, no? Kahit datos ang pinapakita sa publiko, kahit legit yung methodology, talagang marami sa mga kababayan natin hirap lumabas dun sa kanilang bubble ng confirmation bias. Tama ba? Para okay sa akin yung resulta nyo, pag agree ako dyan. Pero pag hindi, false Asia kayo. Mm-hmm. Pag ganyan, paano ba dapat? Well, sa akin, I'm willing naman akong pag-usapan yan. No? Yun nga lang, kinakailangan harap-harapan na mag-uusap. Kasi ang deliberasyon, ang ibig lang naman sabihin ng deliberasyon, makikinig ka eh. Titignan mo kung ano yung punto de vista nung nagsasabing, hindi ko paniniwalaan yan. At makikinig ka rin doon sa mga punto de vista nung magsasabing, sinusuportahan ko ang ganyang pananaw. Pero mukhang yan, deliberasyon na yan ay mahirap maganap eh. Sa isang sistema na kung saan, yun nga, may confirmation bias eh. Nasarado na yung, sinarado na yung tenga. Hindi na binibigang halaga yung pakikinig at magkaintindihan bago mo bigyan ng puna o ihayag ang iyong pananaw. Tinitingnan ko yung mga comments eh. Marami rito, biglang naging pro-chacha. Parang hindi ko kayo nakikita madalas sa channel na to, ha? Bigla kayong sumulpot, ha? Ano ba yan? In-unleash ba kayo?
Baka naman yung iba, let's give them the benefit of the doubt. Yan ang hirap kasi ngayon, no? Pag nagkaroon tayo ng diskurso sa social media, hindi natin alam kung gaano ka-legitimate yung discourse dahil hindi natin alam kung totoo mga tao inasa likod ng mga komento, no? Yan ang isa sa mga problema natin sa ating social media democracy these days. I don't know whether you agree with me. Yeah, may yun nga. Hindi, may hirap eh. Hindi mo malaman eh. Kumbaga mas medyo parang i-verify mo kung talagang baka isang tao lang yung nagbibigay ng ganung komento, Christian eh. Oo. Nga pala, i-contextualize din natin do sa mga nalilito, no? Kasi may ano, yung amendment tsaka revision, magkaiba po 'yon, pero they both entail changes. Yan, 'di ba? Pag sinabing amendment, specific lang. Pero pag medyo babaguhin mo na yung hilatsa ng konstitusyon, eh, revision na po yun. Ayan. Pero both of them can be referred to as charter change. Yan. Tama po ba? Mm. Yep. Mm-hmm. Kasi pag tinanggal mo yung tuldok sa konstitusyon, eh, pagbabago rin po yun, no? Ang tanong na lang, amendment ba siya o revision? Okay? Mm. Pwede ka mapuntahan yung isa pang ano, part ng survey niya. Nakita ko, awareness of performance ratings of top national government officials. Okay lang bang pag-usapan ito? Okay lang. Carry lang. Okay. Ito kasi, lumabas din sa survey niya, no? Diba yung fieldwork was done from March 6 to 10, 2024. So, sa mga viewers natin, makikita niyo po ito sa website ng Pulse Asia. .ph. In fairness naman po sa Pulse Asia, alam ko kasi marami rin sa inyo binagbog nyo yung ano, Pulse Asia dahil hindi nyo nagustuhan yung resulta ng survey nila ng pre-election ng 2022. Pero may track record man po ang ano, ang Pulse Asia. At maganda rito, pag tinignan niyo yung website, very transparent naman. Siyempre, wala namang perfectong survey, no? Pero huwag niyo isipin kasi na predictive ang mga surveys, no? Tama ba? It's more of indicative siguro, but never predictive. Mm-hmm. Okay. Eto, dito sa inyong survey, awareness and performance ratings of top national government officials. So dito lumabas na ang approval rating ni President Marcos 55%, Sara Duterte 67%, Juan Miguel Zubiri 52%, tapos Speaker Ferdinand Martin Romualdez 31%. Ito ba part ng regular survey nyo o this was commissioned? Ah, part ng regular yan. Yan yung assessment ng performance at trust ng top national officials. Okay, how often do you do this? Quarterly. So 4 times a year. Okay, ito isingit ko lang to, no. Madalas to itanong eh. Sabi ni Science and Facts, ito regular viewer natin ito, no. Si Science and Facts. But surveys also have the tendency to manipulate public opinion kasi meron bang datos diyan? May mga pag-aaral ba na talagang surveys can manipulate public opinion or nagkakaroon ng bandwagon effect, let's say sa pre-election? May anong effect, but I think it's not as kasi parang nagle-level off eh. Kunyari sa election, may nung sinasabi na bandwagon, may nung sinasabi na underdog effect. So may tendency na paniwala, dumami naniniwala, o may tendency na yung mga salungat ang paniniwala doon sa umalabas sa survey ay tinutulak nila yung kanilang sariling pananaw. So in other countries we've seen studies that show that it has no significant effect. In the Philippines, our own study showed, at least for election purposes, na hindi siya ganun ka-influential. Tapos diba nagkaroon ng Supreme Court decision na hindi bawal mag-conduct ng survey, tama ba? Oh, kasi pinapangalaga mo dito is the right to information eh. Sino paniniwalaan mo? Yung isang uri lang ng impormasyon o hahayaan mo magkaroon ng parang free market of information? So, it's the right to information the public. Sabi ni Science and Facts, thank you Sir Christian, all I want is transparency of the question, make it public. In fairness, public ang question ng Pulse Asia. Makikita niyo po sa website nila. Ayan. Kasi sa at kung meron pa silang go ahead. Kung meron pa silang katanungan tungkol doon sa mga particular na tanong, kasi Christian, kunyari dito sa aming media release, it's in English, but the questions that we use are in Filipino.
So kung gusto mo talaga yung pagkakalatag siya sa kanya sa Pilipino, maaari kayong mag-email. Nandun ang email address at telephone number ko sa media release. Hindi namin tinatago ang kung paano kami makokontak. Kasi dito sa Facts First, critical tayo sa maraming issues. Pero patas din naman tayo. Siyempre may mga fly-by-night and may mga alam tayo mga fly-by-night surveys na sumusulpot, especially pag bago mag-eleksyon. May mga biglang fly-by-night survey firms na biglang sumusulpot. Yung pala in the service of certain politicians para tumaas yung kanilang public profile, yun po yung mga walang track record. Mas doon po kayo mag-iingat. Pero kung titingnan nyo naman yung mga, kunwari, Pulse Asia at SWS survey, meron naman po track record yung dalawang yan. Ayan. O baka sabihin nyo, hindi mo bilanggit, walang track record. Ayun, nagsabi nun, hindi ako. Dapat tahimik tuloy si Ronald Holmes. Hindi. Ano sinasabi? Okay. Punta tayo dito sa awareness and performance ratings of top national government officials. So regular yung ginagawa ito, no? Ito, medyo pet peeve ko ito, no? Kayo na mag-explain dahil kay eksperto dito, no? Madalas kasi, may tendency yung mga fans sa mga politiko na nasa survey. Kunwari, Bongbong Marcos, Sara Duterte, Ming Zubiri, Ferdinand Romualdez. Sabihin na lang natin, presidente at vice president. Miski yung mga nakaraang administrasyon, may tendency kasi mga tao na magkumpara. Mas mataas ang approval rating ng vice president sa presidente. Okay? Is it fair to make that conclusion? To compare them? Well, hindi siya patas kasi pag tingnan natin, mas siguro sa lahat naman ng karami ng mga Pilipino, ang responsibilidad ng presidente ay mas mabigat kaysa sa tungkulin ng vice-presidente. Tapos ang pagtatanong rito, lalong-lalo na yung pagkaka-phrase ng question namin sa approval, ang tinatanong namin ay aprobado ba sila o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. So, yun ang tanong doon ni Vice Presidente. So, ibig sabihin, yung position ay pinanguna, yun ang nangunguna. So, you cannot compare the performance ratings of people who perform different functions. Ngayon, hindi ko sinasabi, Christian, na ang mga tao, alam nila kung ano tungkulin ng Presidente at Vice Presidente. Pero malinaw sa akin, mas mabigat ang sa tingin ko, mas pinananagot nila ang Pangulo kaysa sa Vice-Presidente. Nakita na natin to nung nakaraang administrasyon, hindi lang ngayon. No? Maliban na lang nung nakaraang administrasyon kasi parang sinideline talaga si dating Vice-Presidente Lenny Robredo. Pero natatanda ko, mas mataas ang approval rating ni dating Vice-Presidente Era Pesada kaysa kay Fidel Ramos, kay Noli De Caso kumpara kay Gloria Macapagal-Arroyo, ni Jojo Binay kumpara kay Noynoy Aquino. Ito naman yun, kasi nga mag-iiba ng trabaho yan. Eh, no? Tsaka pag tinignan natin sa constitution pa lang, technically wala namang kailangan gawin yung vice president, no? Kahit sino man siya. Hintayin na lang mamatay o ma-incapacitate yung presidente. Technically, di ba? The president is not required to give any cabinet portfolio doon sa vice president. Di ba? It's optional, basically. So, yun nga. Kaya pet peeve ko yan kasi na sinasabi, ginagamit nila for political, ano yan eh, spin doctoring, no? Sinasabi, mas trusted yung vice president kaysa presidente. E teka muna, ano bang trabaho ng vice presidente? Actually, miski pumalpak yung vice president, miski kunwari in this case, sobrang tahimik, no? Pagdating sa pambubuli ng China, wala naman tama sa kanya yan eh. Dahil presidente lahat ng tinitingnan, no? Kumbaga tagasalo ng kritisismo, di ba? Mga siyang bida sa pelikula. So, kung meron siya nagawa masama, siya ang pananagutin. Hindi pananagut din yung vice-presidente na maaaring ang posisyon ay medyo hindi ganong kalaga. Okay. Ito naman yung isa kong iniisip dito, no, Professor. Yung malino ba pag sinasurvey niyo yung mga tao doon sa approval nila o sa pagtiwala nila sa for top officials ng bansa natin, malinaw ba sa kanila, naiintindihan ba nila talaga yung trabaho ng bawat isa? Yun ang hindi natin masasabi nga, gaya na sinabi ko kanina, Christian. Maaring alam nila kung ano yung trabaho ng presidente. Maaring alam nila kung ano yung trabaho ng vice-presidente. Pero kunyari, kung House Speaker ka, Christian,
natandaan natin mga miyembro ng mababang kapulungan o kapulungan ng mga kinatawan, distrito yan eh, di ba? So, bagamat namumuno siya ng isang kapulungan, ang pangunahin niyang trabaho ay kumatawan doon sa kanyang distrito. So, maari sa distrito niya, natanong namin ito dati, anong mahalagang gawain ng isang kinatawan? Yung pag-deliver pa ng proyekto kaysa yung pagsasagawa ng batas eh, Christian. Wow. So, ibig sabihin, yun nga, yung basically mas patronage dispersing focus kaysa yung talagang legislation. Yung pagbibigay ng tulong, pagbubuo ng mga proyekto sa kanyang distrito. So, maaring yun ang panukat rin, no? Kaso kung congressman ka lang na isang distrito, kahit na speaker ka, hindi kasing lawak ang kaalaman ng tao sa iyo. Kaya makikita natin sa mga speaker ng lower house, madalas undecided ang tao. Kung ikukumpara mo sa mga senador, kasi ang senador, national ang constituency niyan eh. Oo nga eh. Tsaka ito naman sa akin, anecdotally, I don't know whether this is validated sa mga previous surveys nyo. I have this impression based din sa mga coverage in previous electoral cycles. Ang mga botante, parang tingin nila, lahat, kahit sino pa yung tumatakbo sa any elective position, tingin nila parang ang trabaho mayor. Congressman ka man, senador, presidente, vice-presidente, ang tingin sa'yo mayor, ibig sabihin malalapitan. Oo. May ganun, di ba? Well, ganun talagang kinakalabasan. Kaya nga, di ba, well, hindi lang sa atin yan. Basically, may constituency service talaga yung legislator. Sa ibang bansa, makikita natin yan. Eh. Yung mga partido talaga may constituency service. Tumutulong sila sa nangangailangan ng hospitalization or hospital assistance in hospital expenses, medical expenses. Pero sa atin, pili yun eh. Kaya nagkakaaway-away nga madalas ang mga mababata sa pagkuha ng kinakailangan resource para ma-deliver yung constituency service. Oh my. Kaya nga kailangan din ng grasa ng pork barrel, no? Kahit sabihin nila walang pork barrel ngayon, kailangan grasahan yung mga politiko natin, yung mga senador at mga miyembro ng mababang kapulungan. Ito pala, may tanong sa akin si Fountain B12. Sir Christian, naniniwala ka ba sa surveys? Naniniwala po ako sa mga reputable survey firms, pero I don't accept their results hook, line, and sinker because they should not, para kang hindi mo dapat paniwalaan 100% na predictive yan. Okay? It's a snapshot of public sentiment at that particular point in time. Pero ako, tinitingnan ko rin yung methodology and they have to be transparent. Kaya tinan yung tanong natin dito sa Pulse Asia, di ba? Ibang mga survey firms hindi ko pinagkakatiwalaan kasi yung iba dyan, hawak ng ilang mga peking analyst, no? Pero nagtatrabaho in the service of certain political characters na shady. I won't name names, okay? Pero obvious naman kung sino sila. Yung ba yung sinasabi ni Tukayo na elemental? Ay, hindi. Iba yun. Hindi ko alam. Iba pa yun. hindi ko alam ano problema nito sa Ronald Llamas. Maraming pinagsasabihan. Pero may tanong siya dong linggo. Tinanong ko, do you renounce Satan and all his works? Hindi niya masagot yung tanong na yun. No? Nahihirapan siya. Kakagat niya man sana sa binibigay sa'yo. Okay. Eto, diba, dito sa approval ratings ng mga top officials sa atin sa Pilipinas, yun nga, tama, unfair din naman kasi kunwari, kukumpara mo yung approval or trust rating ng speaker o ng Senate President doon sa Presidente o Vice President. Napansin ko lang, diba in the past, sinasama nyo rito yung Chief Justice, pero ngayon wala. Hindi kasi, medyo ang doon, may naisulat si dating Chief Justice, Temi yung panganiban, na talagang medyo nakakapag-kumbinse na mahirap din naman tignan yung i-publicize yung o assess yung popularity ng Chief Justice kasi dapat nga ang justice nakapiling ng matanon di ba? Hindi yan tumitingin sa kung sila ay popular, aprobado o hindi. Maaaring meron ibang panukat dyan pero hindi yung sa survey mismo. So actually I agree, no, kasi dati nung may mga nakikita kong survey na ganyan.
bakit sinasama yung Chief Justice? Eh, una-una, intindihan ba ng respondent yung trabaho ng Chief Justice? At saka diba, yung mga huwes natin, yung ano, kunwari, Supreme Court, they speak through their decisions. Hindi naman sila yung nag-PR blitz tulad ng mga politiko, diba? So, parang unfair pag nilaban sila sa larangan ng ano approval and trust, diba? Kaya, itinigil na namin yon kasi nga, yan nga, recently lang yan, I remember an opinion piece of the former Chief Justice in one of the major dailies. Nga pala, ano bang pinagkaiba ng trust at saka approval rating? Yung trust, yan ang pwede mong i-compare yung pagtitiwala ng bawat individual, ng public official. Kasi yung trust, ibig sabihin ay kung sino yung nagtitiwala o hindi nagtitiwala dun sa tao na yun. Hindi na yan dependent sa kanilang posisyon. So dito yung, dito kasi yung trust, no, dito sa resulta nyo dun sa March 6 to 10 survey nyo, ang trust rating ni President Marcos 57%, Vice President Sara 71%, si Ming Zubiri the Senate President 53%, tapos si Speaker Ferdinand Martin Romualdez 31%. Eto, so pwede na sila ikumpara silang apat dahil hindi ito nakabase sa posisyon nila. Pwede mo nang ikumpara yung apat, di ba? Kasi yan ang pagtingin ng mga publiko sa kanila kung sila katiwa-tiwala o hindi katiwa-tiwala. Pero yung mga ganyang resulta sa inyo, di ba? Pwede pa yung i-parse or i-analyze ng mas malalim, no? Ngayon ng mga political scientists to answer the more important question. Bakit? Di ba? Yep. Pwede mo pag statistical analysis yan. Tignan mo kung saan nagsisimula, anong grupo. Kasi marami man social demographic variables sa survey. Andyan yung age group, nandyan yung saan sila, urban or rural. So, there are a number of social demographic variables that can be analyzed. And across time, mas madali makikita mo. Doon nga sa may isang pag-aaral, kunyari sa performance rating, lumalabas na pag ang tao ay medyo ang pagtingin niya sa uri ng kanyang pamumuhay ay lumala kumpara sa nakaraang taon, doon nagsisimula bumagsak yung approval ng Pangulo. Ah, okay. Ano ba yan? Ito ba yung self-rated poverty? O iba pa? Self-rated. Hindi self-rated. Well, kasama yung self-rated poverty at saka self-rating ng quality of life. Kasi okay. May tanong dyan Christian. Kung ikukumpara mo ang uri ng iyong pamumuhay ngayon sa nakaraang taon, ito ba'y bumuti, pareho lang, o sumama, lumala. So yun yung quality of life assessment. Tapos yung self-rated poverty na sinimulan ni Dr. Mahal Mangahas ng Social Weather Station, yun, tinatanong kung saan mo ilalagay ang sarili mo dito. Mahirap, di ba? Nasang gitna, o mayaman. So yung dalawa na yon, pag ang pagtingin nila sa uri ng pamumuhay nila o pag ang kanilang self-rating ay bumaba simula sa nasa kagitnaan papunta sa naghihirap, doon na bumababa yung performance rating ng Pangulo. So ina-ascribe nila yun sa Pangulo. Pero I remember during the pandemic, di ba? I don't talk sa inyo yun or sa ibang survey firm. Di ba, maraming hindi natutuwa doon sa implementation, let's say, ng ano, nung community lockdowns, mga quarantine, tsaka yung mabagal na pagdala ng ayuda. Pero there was, I don't know kung sa inyo o sa iba, no? Pero yung paninisa ng mga tao na na-survey, hindi umaabot sa Pangulo. Sinisisi eh. Local official, siguro hanggang cabinet. Bakit ganon? Well, kasi nga, parang ano rin yan eh. Minsan pinapaliwanag namin kahit yung rating ng mga kalihim ng mga departamento. Maraming hindi nila nire-rate yung departamento mismo, kundi yung mas mababang level ng departamento na yun. So, ibig sabihin, yung DepEd Secretary is being assessed not as DepEd Secretary, but the quality of the public school in their area. Diba? So, pareho yun rin yan. Kasi yun yung pinakamalapit nila sa karanasan nila eh. Ngayon, pag may ginawa yung Pangulo, kunyari, nagbigay ng ayuda, yun, nakaka-apekto yun doon sa approval ng Pangulo. Pero kung walang ginagawa na siya mismo at pinapaalam yun sa publiko, yung tinasabi na theatrical politics o ngayon binabanggit na performative politics, yun ang nakaka-apekto sa pagtataas ng approval
ng mga mga pambansang opisyal. Ito yung sinasabi ko sa mga viewers natin nung simula ng program. No? Medyo try po natin lumabas sa ating confirmation bias bubbles. No? Tinan ko kanina, agree yung iba ron sa Pulse Asia result dahil marami yung ayaw sa Chacha. 3 out of 4 Filipinos. Pero nung binanggit ko yung isang part ng survey nyo na ang taas ng trust at saka approval rating si Sara Duterte, sabi ng iba, bayad daw kay Sara Duterte. yan ang ano natin, no? Sa akin lang, ano lang, stick to the facts, no? So yun ang lumabas, okay? O sige, pero tanongin ko na rin kayo, baka may mga taong naguguluhan. Nagbayad ba sa inyo si Sara Duterte to conduct the survey about her approval and trust ratings? As a matter of policy, we neither confirm nor deny our subscribers, but I'll answer your question categorically, no. No? No. Okay, walang bayad, walang this involvement ang mga top officials, no? Ayan po, malinaw ah. So, as a matter of policy, tama naman yan, no? Hindi nila dinedeclare kung sino yung subscriber o hindi. Pero in this particular case, hindi nag-subscribe sa survey sa approval and trust ratings ni Sara. And then, ilagay ko na rin, Christian, no? Kahit na sabihin natin, no? Kasi, Christian, pala tayo nagtuturo sa pamantasan. Gumagawa tayong pananaliksik. Minsan hindi pamantasan na nagbibigay ng pondo. Ang nagbibigay ng pondo, external agency. Hindi natin isusuko ang ating pagiging autonomous doon sa nagpopondo sa atin. Kasi pag ginawa mo yon, hindi ka na pwedeng tawaging akademiko. May senaryo ka na lang nun. Marami ako kilalang ganun. Academic mercenaries. May mga ganun, no? Oo, tama yan. Okay. Ito, so malinaw po yan, ha? So hindi, ano, subscriber si, ano rito, si Sara Duterte. Okay? Yung isa namang, ano, may nagtatanong dito, pakiulit lang. Okay ka ba, Professor Ronnie? Yeah, okay. Sensya ka na. Hindi, binabasa ko lang yung mga comment ng mga nandirito. Ito lang, konting pasada lang ulit, no? Kasi ito, no? Part na rin ito ng, ano, ng pag-i-enrich ng public discourse, no? Paano ba isinasagawa ang survey ng Pulse Asia? You speak for yourself, no? Yun lang, yung binanggit niya na yan kanina during the start of our episode, no? So, paano ba ginagawa yan ng Pulse Asia? Yung survey mismo? Ah, yung survey niyo. Yeah, basically, itong quarterly survey, ang preparation nito ay mga siguro maabot na isa't kalahating buwan hanggang mailabas yung resulta. So, ang nangyayari dito ay meron kaming mga katanungan. Ito yung regular na question. Binubuo namin yung questionnaire. At meron mga ilang grupo labas sa aming organisasyon na maaaring nagsusubscribe. Yung subscription ang nakakatulong sa amin maka-generate ng pondo para mapatuloy namin yung aming survey. So, ibig sabihin, parang yun yung partly nag-finance yung survey. Pero hindi ibig sabihin na sila yung nagtatakda kung anong dapat namin gawin. Sorry. Di ba counterproductive lang? Kunwari tatakbo akong senador. Definitely hindi, no? Kunwari, assuming may pera ako, lumapit ako sa Pulse Asia, sabihin ko, survey nyo nga kung meron akong pag-asa na manalo. Eh, ba't ko naman lolokohin yung sarili ko? Sabihin ko sa Pulse Asia, pwede bang pataasin nyo ako dyan? Pero ang totoo, wala nakakilala sa akin beyond my immediate family. Diba? Sino niloko ko? Di, nag-aksaya ako ng pera sa kampanya, diba? Sino maloloko ko pag lumabas sa Pulse Asia na, oh, nasa number 12 ako. Di ba? I mean, counterproductive yan. Hmm. And yan, pero parang niloko mo lang sarili mo kung ganun gagawin. At medyo, hindi kami papayag na ganun ang magiging pagtrato sa organisasyon. Kasi parang, mas mabuti pa siguro, sarado na lang kung ganun na mangyayari sa amin. Oh, sige, puntahan natin ito. Ito, hindi ko pa na itatanong sa inyo to, no? Pero nung ko pa gustong puntahan nito, no? You have been an academic for so long, no? Tapos matagal na naging presidente ng Pulse Asia Incorporated. Let's talk about the ethical dimensions of survey, the conduct of survey. Okay? Paano ba pinapangalagaan yung ano, yung ethical standards yan? Or do you even have a written or I don't know what, no?
yung ethical standards when it comes to conducting surveys? Yung mga do's and don'ts, malinaw ba yan sa mga survey firms? Oh, meron, kasi bahagi yan ng pagiging miyembro. Ang Pulse Asia ay bahagi ng World Association of Public Opinion Research. So ito yung grupo na binubuo ng iba't ibang mga public opinion firms across the world. Miyembro rin kami ng Marketing and Opinion Research Society of the Philippines, yung MORES. Ito naman yung gumagawa ng Market and Social Research. At ang Philippine Social Science Council. Ito yung grupo na binubuo ng iba't ibang disiplina. Ang tatlong organisasyon na ito ay may pamantayan, may alituntunin na dapat namin sinusunod. Kumbaga, doon kami mananagot. Kung meron kaming pagkakamali, kung meron kaming kakapusan sa aming ginagawa, mananagutan namin ay doon sa mga organisasyon na yan. At ang bawat isa na yan ay merong ethical standards sa paggagawa ng survey. O paggagawa ng pananaliksik, hindi lang ng survey. Okay. I don't know whether you're at liberty to talk about this, no? Pero kasi may lumabas, may kumalat din na parang may rider question dito sa survey niya. Are you at liberty to talk about rider questions or not? Well, basically, since nag-release, ang rider question kasi ganitong policy, Christian, eh. Pag, when a subscriber has a rider question, may embargo yan, isang taon. Ibig sabihin, nakatali kami na hindi namin pwedeng ipahayag unless inilabas nung nagpasok ng rider question. Since na-publicize na yan, so we just have to confirm that it was part of our survey. Sige, pag-usapan natin yan. Pinag-usapan namin ito nung tukayo mo, no, last Easter Sunday, yung dikit na sa survey ninyo, si Rafi Tulfo at saka si Sara Duterte. Tama ba? Oo, statistically tied. Okay, so ano yan, statistically tied. One percentage point yung difference, pero tabla yun basically, no? Oo, kasi plus minus 3 percentage points yung margin of error. Ano ba, covered ba ng survey niyo yung mga dahilan kung bakit dumikit? Kasi for the longest time, ang tingin ng mga tao, based sa mga surveys sa lumabas, eh, kung gaganapin yung election, siguro, during that time, Sara Duterte yung magiging runaway winner. Pero all of a sudden, I think yours was the first survey that I saw kung saan naging statistically tied si Rafi Tulfo at si Sara Duterte. How do you explain that? Well, nahihirap bigyan ng paliwanag to, pero ibig sabihin yung dominance ni Sara Duterte as a siguro I'll speak as a political scientist, Christian. Okay. Rather than just go. Ako na mag-intro. Si Ronnie Holmes kasi, hindi lang po siya presidente ng Pulse Asia, he's also a political scientist. Okay? Si Doc Ronnie Holmes. Okay. Go. Yes. Now, so, kasi pag akin, pag tinignan ko yan, yung 35 or 34, yung 34 ni Sara, maaaring yan na rin yung bit-bit niya sa nakaraang eleksyon. Pag tinignan mo, pag hinimay mo yung table, actually, natignan ko lang yung table nung nilapit sa akin ng media na lumalabas na siya. Ang kalakihan ng support ni Sara ay nasa Mindanao pa rin. Mas popular si Rafi Tulfo sa NCR. Mas popular si Rafi Tulfo at malaking lamang niya sa Balance of Luzon. Ang nakakagulat, malaki rin ang lamang niya sa Visayas. Kaso, 7 sa 10 ang nagsabi na kung gaganapin yung eleksyon sa pampanguluhan ng 2028 ng panahon ginawa survey, si Sara boboto nila, yung mga taga Mindanao. So, yun yung base niya. Nananatiling yun yung base niya. Hindi naman nagbabago. Nakakakuha lang siya ng suporta sa ibang lugar kasi nga, nakaluklok siya bilang vice-presidente ngayon. Pero nga, technically, you as a political scientist, no? Basically, hindi to unbeatable. If you're Sara Duterte, you're not unbeatable. Hindi. I don't think anyone here can safely say na sila magiging presidente kasi nahahaba pa ng panahon, no? 2028 pa. Ang dami pang pwede mangyari. Hindi natin alam kung anong mayayari simula ngayon hanggang sa pagdedeklara ng candidacy nila sa October 2027. But at this point, if the elections were held now, hindi. Definitely.
Oo nga, tama ano. Dahil pa pwede mangyari. Tsaka trend ano, by experience ba, meron bang epekto yung talaga, significant, yung pag yung isang kandidato, nag-declare na siya, natatakbo siya? Yung naging definitive? Well, pag nag-declare siya, natatakbo siya. For example, we've seen in the past that candidates in more or less indicated, oh, tatakbo ko. Nagiging focus na siya ng attention ng mga potential na kalaban niya. Lalong-lalo na yung mga nag-handle ng mga kalaban niya. Maaaring siya na yung binabato. So, hindi nakakatulong yung maaga, hindi nakakatulong yung masyadong late. Kasi pag masyadong late, hindi ka na nakaka-organisa. Maghahabol ka sa organisasyon, maghahabol ka sa pag-mobilisa ng suporta. So, kumpara doon sa nauna ng nagdesisyon, natatabo siya, maaaring hindi na de-deklara. Pero pinapalaganap ng impormasyon para mas maiangat yung kaalaman tungkol sa kanya. Yung pakipot politics, gumagana ba yan sana? Sa nagkakaroon ba yan ng positive effect based sa mga surveys? Yung pakipot politics, kunwari ginawa ni Duterte noong 2015, di ba? He made a spectacle out of his decision to run, di ba? Nagkaroon pa ng substitution, tapos mukhang ginagawa rin niya ng ibang mga politiko. Meron bang positive effect yan? Yung kunwari, ayoko talagang tumakbo, hindi ako tatakbo. Pero gusto naman, di ba? Pero tandaan natin, kahit nung panahon na yun, si Digong, ay nung hindi pa siya nagdedeklara, nung hindi pa siya nagsasubstitute, double digit na siya noon Christian. Hindi nga lang ganun kataas, pero kung hindi ako nagkakamali, pumapangatlo siya. Kay Grace po at kay Jojo Binay. Doon sa mga naunang survey, bago nung 2016 election. Mas nauna pa nga siya kay Marojas nun. So nga, may epekto ba yung ano, yung nagpakipot siya? Yung nagkaroon ng suspense? Merong epekto dahil napapabalita siya, di ba? Pero tatanda mo, umiikot na siya nun kahit napakipot yung supposedly federalism caravan niya. So, nagpapakipot sa pambansang television, pero sa totoo, ay lumiligid na, no? Bago pa man umikot yung kanyang mga kalaban. Ito pala, paki-explain yung margin of error doon sa mga hindi nakakaintindi. Dito ba sa survey nyo, dito sa presidential preference, ano yung margin of error? Plus minus 3% ba? Plus minus 3. Ibig sabihin ay maaaring bumaba yung nakatakdang numero dyan ng 3 puntos. So, maaaring umangat yung sino man ng 3 o bumaba ng 3 puntos yung numero okay. Nakikita niya. Kung pasok ang isang numero sa margin of error, what does it say? Kunwari, in the case of Manny Pacquiao, 3%. Robin Padilla, 2%. Risa Ontiveros, 1.5%. Tapos si Speaker Ferdinand Romualdez, 0.5%. Yan. Dahil well, pasok sa margin of error, ano ibig sabihin yan? Pwede umakit ng 3.5, pwede bumaba na 0. Pero ano yung reliability nun, nung 0.5 well, na yan? Yung 0.5 na yan, basically is the express preference ngayon. Pero kaya, pwede magkamali yung survey, dagdagan mo na 3 o bawasan mo na 3. So okay. Maaaring aangat siya ng 3.5. Maaaring okay. Bumaba siya sa 0. So pwede maging 3.5, pero pwede mag-negative. Dito ay basically bokya lang, no? 0 lang. Sagad na nga, in short. Oh. Parang being sarcastic. Ibig sabihin, in short, wala kang pag-asa. Parang ganun yan. So, anyway, paano nyo pinili mga pangalan na to? Kasi sa tanong nyo sa survey na to, some say that those who can run for the presidency in the 2028 elections are the following. Who would you vote for if the 2028 national elections were held today? You may mention others not included in this list. So ano ba to? Kayo rin ang pumili. Basically, yung sa, kasi rider question to, ang nangyari dito ay nagbigay ng pangalan yung nagsusubscribe, yung nagpatakbo ng rider question. At yun nga, nilagay namin na para maging exhaustive, kasi sa question kinakailangan sa survey, exhaustive yung choices eh. Bibigyan mo pagkakataon yung respondent na magbanggit ng ibang pangalan. So, yun yung dahilan kung bakit you may mention others not included in this list. Okay. So, yun. Yung pangalan mismo na nakalagay dyan, binigay nung nagpatakbo ng rider question,
These are names that are anyway nationally prominent, but we left it to the respondents to identify others. Okay. O sige, maraming salamat Professor Ronald Holmes sa matyagang pagpapaliwanag dito sa ating survey. No? Marami tayong na-cover. Maraming salamat. Ha? Thank you. Yeah. And to your viewers, maraming salamat. And if they have any questions, they can email me. My email is in the website of Pulse Asia. Ayan, basta kung may legit questions kayo, ha? Hindi yun nantotroll lang, you can ask him. Ayan, sumasagot yeah. si Professor Ronnie Holmes. Okay? Maraming salamat. Ingat ka dyan, Professor. Ingat, Christian. Okay. Yan po si Professor Ronnie Holmes. Nakausap po natin tungkol dito sa issue ng surveys, no? Ako medyo nababanas na ako dito. Hindi ko lang kung problema ng StreamYard to o ng Sky Cable, no? Nag-freeze ako. Nakikita ko yung connection ko unstable, no? So may mga parts ng discussion natin. Nag-freeze yung mukha ko pero yung audio okay naman, no? I don't know anong nangyari dito, no? Hay. Ano kaya ang problema nito? Oo. Baka may suggestion kayo dyan, no? Kung ano nangyayari dito. Okay. Bago po tayo magtapos, meron po tayong babatiin. Ako, nag-message sa akin kanina si Cheop Gonzalez dito sa aking... sa Lazada siya nag-message eh. Ayan. Kasi umorder yata siya ng merch. And then, he wanted na yung... Ito nga pala, no? Diba meron tayong Fax First merch available sa Shopee and Lazada. Alam nyo kung legit yung nabili nyo pag meron personal note from me. Yung mga walang hiyan na may making ng produkto dyan sa Shopee at Lazada, wala kayong ganun. Tapos makikita nyo yung t-shirt substandard, no? Parang ano, parang nilublob lang sa, ano, sa Jobos yung kulay. Napakapangit. Okay? So, ayan, nag-message sa akin kanina. So, ayan. Si Chio Gonzalez. Ayan. Pinabati natin ang kanyang asawa na si Mara. Ayan. Anniversary nila, wedding anniversary nila sa April 4. Wow, that's 2 days from now. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Chio and Mara Gonzalez. Ayan. Happy anniversary in advance. 8 years na sila. Wow, maraming salamat sa inyo, sa suporta nyo. Ayan. Binabati rin natin si Clint Almasina at yung kanyang pamilya. Nakita kami kanina. So maraming salamat Clint sa suporta dito sa ating ginagawa. Kaya pala dumating na po yung bagong stocks, yung mga nagtatanong dyan ng mga naghahanap ng Fax First shirts na white at saka red. Available na po, dumating kanina. Mainit-init pa. So we will make them available sa Shopee and Lazada. So yan, abangan nyo po. We'll make that available after this. Tapos dun po sa question of the week natin, ano po ba sa tingin niyo dapat gawin ng Bongbong Marcos administration dito sa pambubuli ng China? Ayan. You can send your 1 minute videos sa aking Facebook Messenger. Tapos ipopost po natin lahat yan sa darating na Biyernes. Ayan. Again, yung binabanggit ko sa inyo pagdating sa survey, kasi alam niyo po, masyado tayong ano eh. Masyadong heated yung discussion pagdating sa mga issues. And then, pag tinitingnan natin yung mga issues, we tend to be enslaved by our own confirmation biases. Tingnan nyo yung datos, no? Pag legit naman yung mga survey firms, tingnan nyo yung resulta at saka yung methodology instead of always questioning the motive, no? Kasi, pero kung ibang mga survey firms naman na talaga walang track record tapos very questionable, eh yun, mas magduda kayo doon. Lalo kunwari mga mercenaryo na ipapatakbo. Doon kayo mag-iingat. Okay? O sige, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa ano, nabuhay yung mga pro-chacha dito. Ano? Mga totoong tao ba kayo? Baka naman napag-utusan kayo para mag-comment dito. Duda ako sa inyo. Ngayon ko lang kayo nakita. Tapos bigla kayo naging pro-chacha. Ay talaga. Okay. Sige. Okay, maraming... Wow, John Wanderer, ganda na idea mo. Sige, I'll take that into consideration, John Wanderer. Maraming salamat sa iyo. Okay, sige. Thank you very much po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo bukas dito sa another live episode ng ating Fax First Podcast. Magandang gabi po.